Magandang araw o magandang gabi sa lahat po na makakapanood sa video namin na ito. Gusto lang po namin ipaalam sa sino man pong kinaukulan sa gobyerno ng Pilipinas o diretso na namin ito na ikuan ni Presidente Duterte na sana makarating to sa kanya. Kaya sa lahat ng makakapanood, sana tulungan nyo kami na may share ito na makarating ito sa ating mahal na Pangulo. Kasi gusto lang ho namin na iparating na mayroong nandito po kami na mga Pilipino na more or less mga 700 kami lahat dito na masasabi namin na stranded kasi nung nakaraang buwan pa natapos ang trabaho namin. Di ba mga kasama? Ang isa namin masasabi na bukod namin pinagpapasalamat dahil hindi kami pinabayaan ng kumpanya namin. Yes! Di ba mga kasama? Kasi bakit? Una yung pagkain namin, yung tulugan namin sa makatuwid, binigay na nga na sa amin karamihan yung mga kinatawag namin na benefits o yung huli namin makukuha. Di ba mga kasama? Yung iba naman, ongoing ngayon, o yung iba na hindi katanggap, basta hindi kami pinabayaan ng kumpanya namin. Ang amin lang punto ngayon na sana makauwi kami sa Pilipinas dahil sa awa ng Diyos, wala kaming free, COVID-free pa tayo dito, di ba mga kasama? Natatakot na po kami sa isa't isa namin na baka huwag naman sana mapasukan kami ng may sakit dito. To be exact, 35 days na tayo na naghihintay, no? Mawala ng trabaho natin. Yes. So, mahal na Pangulo, sana po makarating sa inyo to na nandito kami, mga OFW, na ang kumpanya namin, willing kami pauwiin. Actually, noong May 16, meron na nga silang inisyu na ticket sa 258 katao, 285. Suddenly na cancel lang dahil daw sa dahilan na hindi nabigyan ng landing clearance yung flight na yon dyan po sa Pilipinas. So, yun po ang punto namin na sana yung mismong kumpanya namin o kami matulungan ng gobyerno na mas mapadali yung pag-uwi namin doon sa sinasabi na landing clearance. Di ba mga kasama, yun ang kailangan natin? So, nanawagan kami doon sa Consul General natin dyan sa Jeddah, sa POA, sa UWA, pati doon sa Riyadh Embassy, o kahit sino man yung nasa gobyerno na pwede makatulong sa sitwasyon namin. Dahil kami, ako personally naniniwala kami na ginawa ng JF lahat ng magkakaya para makauwi kami. Pero subalit, dahil may proseso na sinunod, o ito yung tinatawag na force majeure o unforeseen na pangyayari na hindi inasahan, kaya ito nagkakaabiriya, di ba? Tama! Kaya ang sa amin lang na, mahal Pangulo, na matulungan kami na makauwi total lang dito ang GS, bukas kamay na natumulong sa amin. Nandyan na ngayon, bumili sila ng ticket para sa amin. Kami lahat kami dito binilhan o bibilhan ng ticket ng kumpanya namin. Ang sa amin lang na tanggapin kami ng kaap kasi ang sabi, hindi kami nabigyan ng clearance yung flight namin, hindi nabigyan ng clearance sa kaap na makalanding yung Saudi Airlines. Wala kaming ginawa namin to, wala kaming complaint sa kumpanya namin, sa gobyerno ng Saudi, sa gobyerno natin dyan. Ang sa amin lang na bilisan sana yung proseso para makauwi kami. Di ba mga kasama? So, ito lang po yung concern namin, mahal na Pangulo, sino man yung mga nasa gobyerno na makatulong sa amin. Sana po, makarating sa inyo ito, matulungan kami sa lalong madaling panahon. Dahil nag-alala na po yung pamilya namin sa Pilipinas, nag-alala na po kami na baka papasukan kami dito. Kaya, uulitin ko po, nagpapasalamat kami sa kumpanya namin na hindi kami pinabayaan kahit matagal lang tapos yung trabaho namin. Di ba? Kaya sana ang gobyerno naman namin, natin ngayon, ang pakinggan kami na makauwi kami sa lalo't madaling panahon dahil 35 days na kami na hindi nakauwi o na-standin na kami 35 days. Okay mga kasama? Wala na ba kayong ibang concern para mas
Kwan? Pauwi lang talaga kami. Country, landing grievance sa Pilipinas. Salamat po, salamat. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami. Dito na tanan daw. Dito na tanan, ganaw kita, gaganda.